皆さん元気ですか？こんにちは、こんばんは、お whatever、 good evening、 good afternoon、 at kamustahin lahat。 Please subscribe sa aming YouTube dahil nandun po lahat ng information at mga latest video ay lagi nyo aabangan. So please subscribe sa YouTube. Mag-usap tayo, Vicky Osawa, sa YouTube po. Onegaishimasu. Thank you! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Alam niyo po, ibabalita ako, maraming ayuda ngayong gustong ibigay ang Japan na pinag-uusapan. Hindi natin alam kung alin talaga, although totoo na yung ayudang 10 lapad. Dahil alam natin, nung una, 30 lapad. Andyan yung kung ilan daang lapad na sinasabi sila, pero sa dami ng mga kung ano-anong regulasyon, kung ano-anong dokumento ang ilalabas ay hindi masyado na-implement ng dire-diretso. Kaya ngayon po, may bago na naman silang pinatutupad na hindi natin alam kung talagang yun na nga, kung totoo na nga. Kaya huwag po kayo mawawala, abangan nyo po lagi kung talagang ano pa ang ayuda na tinatawag na ibibigay ng gobyerno ng Japan. For the meantime, kaya po ako nag-vlog ngayon dahil gusto ko pong sabihin sa mga negosyante dito sa Japan na kababayan ko na merong ayuda rin na ibibigay sa mga nagninegosyo. Unang-una, mabibigyan po kay family business yan, kay hindi ka, kay kabusikaysa yan o hindi kabusikaysa, parang family business. Ah, halimbawa, nagtitinda ka na parang sari-sari store o kaya may umisi ka, pwede pong mabigyan ng ayuda dito sa Japan. Kaya lang, may mga proseso na dapat sundin. Kaya kung ako sa inyo po, abangan nyo po ang aming mga balibalita kung saan makukuha ito at kung paano nyo i-a-apply ang ayuda na galing sa gobyerno sa mga negosyante naman. For the meantime, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Ito po ay kailangan hanapin nyo sa Ministry of Economy. Ministry of Economy section po siya. Hanapin nyo po dito sa Japan, sa homepage, o kaya sa City Hall, pwede nyo itanong. In English siya, ang tawag din, may isa pang tawag, Trade and Industry. So, ibig sabihin po, dire-diretso ito, Ministry of Economy, Trade and Industry. Sa Japanese, tawag naman po, Keizai Sangyosho. Keizai Sangyosho. Yun po. Doon po kayo tatanong kung halimbawang may mga negosyo kayo na medyo alam niya naman nagkaroon ng COVID kasi pag COVID tilga, di ba talagang bumaksak ang mga negosyo. Pero kung ang mga ichiyoko yan na mga negosyante, ichiyoko more than pataas, hindi po pwede. Pero pagpababa ng ichiyoko, ang sales nyo, pwede po kayo makakuha ng ayuda dito sa Japan. Yung Tetsuzuki niya po so far, so ang simple lang pang medyo alam ko na yung iba naman po may mga kumakay na bagay na i-apply kayo sa dokumento. Ang unang-una po is yung sales nyo last year. Yung sales nyo last year, ipapakita nyo at sales nyo ngayon na nagka-COVID. Kung bababa siya ng 50%, allowed po kayong mag-apply. Kaya huwag niyong kalimutan, sayang din ang ayuda. Kung halimbawang ano po, i-apply niyo na. Uulitin ko po ang pangalan sa Japanese na pupuntahan niyo. Keizai Sangyosho. Keizai Sangyosho. At sa English naman po, Ministry of Economy, Trade and Industry. Hanapin niyo po yan hanggat hindi pa masyadong mainit na magkakaubusan. Di po ba? Kasi labas sila ng labas ngayon ng tulong sa mga nandito sa Japan, tumulong na sa atin ng 10 lapad at meron pang ang ibang bagay na sabi nila 10 lapad again pag nagkaroon ng second wave na naman. Although nabalitaan nyo rin po yung mga sa estudyante na mabibigyan, yung mga estudyante na student visa o kaya yung mga
degree, mga university, mga semonggako, yan po ay mabibigyan ng another 10 lapad. Alamin nyo lang po mismo sa eskwelahan nyo. Dahil doon po mismo, ang mag-a-apply ng inyong ayuda. Kaya mga estudyante dito sa Japan, mga kababayan ko o hindi ko mang kababayan ng mga foreigner na may kakilala kayo, sabihin nyo rin po na merong ayuda na ibibigay ang gobyerno ng Japan sa lahat ng estudyante. Ito po ay general. Although sa ating mga foreigner, medyo may certain rules na dapat sundan. For the Japanese naman po, wala ata silang rules, kundi basta estudyante ka, ia-apply mo lang and then the school will, ano na, ipapasa na yan. Kaya abangan nyo pong mabuti ang aming ipagsasaad sa mga ganyang bagay, sa mga ayuda, na kung matutuloy talaga ang different ayuda pa, ia-announce po namin yan dito sa Mag-usap Tayo. At huwag nyong kakalimutan, every Monday po ang live namin ng Mag-usap Tayo 12 noon. And please, like and share nyo po kami sa Facebook. And subscribe po kayo and watch sa aming YouTube, dahil pinagaganda pa po natin ang tungkol sa YouTube para lalo malaman natin kung ano mga rights natin, kung ano para pagtira natin dito sa Japan, hindi tayo stressful. Yan po ang naibibigay na at ma-share namin sa inyo sa Mag-usap Tayo, Vicky Osawa, namin dito sa Mag-usap Tayo office, dahil gusto ko pong lahat sagutin. Kung halimbawa po hindi by appointment, hindi po nagiging flat ang mga nakakausap natin. So, ibig sabihin, hindi nila basta nag-get or hindi nila basta nasasagot yung mga dapat kung alamin sa kanila. Kaya ang ginagawa po natin, by appointment po tayo. May sasagot po sa telepono natin at sasabihin sa inyo kung kailan tayo pwedeng mag-usap. Ipagpaumanhin nyo po, dahil minsan full schedule na kami. At aminin ko po, may konting tulong po kaming hiningi sa inyo. Pasensya na po. Kailangan natin tumagal ang Mag-usap Tayo. Don't forget, magkakaroon na rin po kami ng homepage. So mga ka-business dito sa Japan, mga negosyante dito sa Japan, mga kababayan ko, meron pong ayuda para sa mga negosyante. Abangan nyo po at alamin nyo po. At kung totoo yan, go! Punta na po kayo. Pero yung ni Hakuman, totoo po yan. Dahil meron na pong nag-apply at lumabas talaga ang 200 lapad dahil sa kanyang business ay medyo bumaksa. Okay po, alamin ko. Ulitin ko po ulit, Keizai Sangyosho ang inyo pong pupuntahan. At para sa English naman po, Ministry of Economy and Trade and Industry. Pinabasa ko po kasi. So ulitin ko, Keizai Sangyosho at Ministry of Economy, Trade and Industry. Yan po ang pupuntahan nyo para malaman nyo na. Sayang ano, magkaubusan, mahirap na. Okay po, maraming salamat. Ito po ang inyong likod. Vicky Osawa, tumawag lang po sa 090-9343-0123. 090-9343-0123. Maraming salamat po. I see you on Monday at 12 noon. It's a date. Bye! Minasan, genki desu ka? Konnichiwa, konbawa, or whatever. Good evening, good afternoon, at kamusta po ang lahat. Please subscribe sa aming YouTube dahil nandun po lahat ng information at mga latest video ay lagi nyong aabangan. So please subscribe sa YouTube. Mag-usap tayo, Vicky Osawa, sa YouTube po. Onegaishimasu. Thank you!